In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Lord cares for his people as a good shepherd cares for his flock. As the good shepherd invites us to this Eucharistic celebration where he instructs us by his life-giving word and strengthen us by his body and blood, let us receive it with faith and thanksgiving. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my fault, through my own speaking fault, therefore I ask, Blessed Mary, ever virgin, all angels and saints, and you may
A reading from the book of the prophet Jeremiah. Woe to the shepherds, who mislead and scatter the flock of my pasture, says the Lord. Therefore, thus says the Lord, the God of Israel, against the shepherds who shepherd my people, who have scattered my sheep and driven them out, who have not cared for them, but I have taken I myself will gather the remnant of my flock from all the lands to which I have driven them, and bring them back to their dwelling. There they shall increase and multiply. I will appoint shepherds for them who will shepherd them, so that they need no longer fear and tremble, and none shall be missing, says the Lord. Behold, days are coming, says the Lord, when I will raise up a righteous shoot to David. As king, he shall reign and govern wisely. He shall do what is just and right in the land. In his days, Judah shall be saved. Israel shall dwell in security. This is the name they gave him: the Lord, our justice. Thanks be to God. By the blood of Christ. For he is our peace.
he might create in himself one person in place of the two, thus establishing peace, and might reconcile both with God in one body through the cross, putting the enemy to death by me. He came and brings peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him, we both have access in one spirit to the Father. The Word of the Lord. Meron po ulasyon ng 100.7
million na Pilipino. Pero from 100 million of Filipinos, yung 75% ng aming kayamanan dito sa Pilipinas ay hawak lang ng 100 families ay binuon yung 75% ng total kayamanan natin ni hawak lang ng 100 angkan. Pagbalay natin dito ng families na ito ay yung compost of 10 persons. O di kaya gawin natin 20 persons ay 100 times 20. 2,000 tayo. Lahat sa isang video. Itong 2,000, ang hapag nila ay 75% ng kayamanan ng Pilipinas. The rest tayo, 100.6 ang hapag lang natin ay 25%. Yun ang pagkakatigyan natin. Well, hindi naman natin sinasabi na hindi ka pwedeng umakam. Hindi ko. Hindi po yun ang usapin dito. Ano usapin dito? Bakit kakaroonin ang iyong mayaman? Bakit yung mahihirap na nating mahirap? Hindi ba tayo ginagabayan ng mga tamang pastor, mga mabubuting leader ng ating sambayanan upang tayo umulam sa dibdibig? So kaya po yung sulitan yun, tungkol po sa kahirapan, ay nariyan pa rin sa aking pinig. Bakit? Sapagat ang kayawanan ay not well distributed. Kaya kinakailangan natin ang mabuting pastor. At sa pagkakanap natin ang mabuting pastor, kumisang hinahanap natin, sino ba sa atin ang mabuting pastor? Nahirapan tayo ng ganap. Kasi bakit? Ano yung pangyayon ay binibigay ni Jesus? Yung pangyayon ay binibigay ni Jesus, ano? Ikaw ay maging mabuting pastor. Ang bawat isa sa atin na ito, na narito ngayon ay tinatawagan ng Diyos na maging mabuting pastor. Katulad ng ating Panginoon Jesus Kristo, ang dakilang mabuting pastor. Sa paano po mamalaan natin matutulala sa Jesus sa pagiging mabuting leader? At kung bagay na po yung nais natin pag-ibigilan niyo sa araw na ito, na bagay ang makatulog sa atin kung ang tayo din ay makatulad kay Jesus. Una, makita po natin ng isang mabuting pastor na binigyan ang pagpapahalaga po sa atin sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias. Anong sinabi sa aklat ni Propeta Jeremias? Nasa pagpapahalaga ni Propeta Jeremias ay pinapagalitan ng Diyos ang mga leader ng mga Israelita. Bakit? Hinayaan niya ang kanyang sambayanan ay magkaputak-putak, mangarap, hindi magkaisa. Sabog. Kaya nang sabi ko ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta Jeremias, paparusahan ko ang mga leader na naging kailan kung bakit ang aking bayan ay magkaotak-otak. Pipili ako ng mga mabubuting leader na siyang kikilos o pangarap, tipunin ang sambayanan, tipunin ang kanilang pinangangalaga. Nakakapag-isipin na kumisang may mga tao, may mga leader, na ang kanilang pamantayan sa kanilang pamumuno ay ano? Divide and conquer. Kung okay lang ba kayo mag-away ako, basta ako ang leader nito. Hindi. Hindi yan yung leader na inaangat ng ating Panginoon sa Kristo. Ang inaangat natin leader ay ang leader na maging simbolo ng pagkakaisa. Ang simbolo na nang kinipon sa kanyang sabi.
rin ang kanilang barangay captain. Ikaw mo rin ang kanilang mayor. Pinakailangan mo rin silang pangalagaan. Kahit ayaw nila sila. Bakit? Kasi ikaw ang mabuhay nila. Kaya nung sabi ko ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Elias, para pagpalain ko ang namumuno na nagtitipon ng aking sangkaya. Bibigyan ko siya ng higit na lakas para umihin ko siya. Pasasundalahin ko ang kanyang buhay. Pangalawa, sa ibanghelyo ko natin napakinggan, narinig natin na kung saan ay sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na dahil sa dami ng taong umaalis at dumarating, hindi na sila makakain, hindi na sila makatulog. Kaya nang sabi ni Jesus, pumunta tayo sa ilang na lugar at doon tayo magpahinga. Yun ang kanyang sabi sa kanyang mga alagad. Yung isang mabuting leader, marunong magpahinga. Kasi hindi naman po pwedeng ang isang leader ay maging strike anywhere without hitting anything. Kinakailangan din magpahinga. Pero ano ba silang pahinga? Well, mayroon ba nagpapahinga sa Boracay, nagpapahinga sa Paris Tourist Club, pumunta sa ibang lugar para nakapagpahinga. Pero huwag natin kalimutan na yung pagpapahinga na pinahayag ko sa atin, tulad na yung pinahayag ko sa atin sa ibang ito natin na nilikano, magpahinga para pumunta sa ibang lugar na kasama si Jesus. Ano ang usapin sa parang kasagatan? Ano ang usapin ni Jesus? Lumapit kayo sa aking mga napapagal at nabibigatan at kayo ay aking pagkatinawa. Ang tunay na pahinga ay ang pahinga kasama ang Diyos. Kasama ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya napakalaga ko sa isang pinuno na may kaugnayan sa Diyos. Mahalaga ko sa isang pinuno na nagdarasal, nagsisimba. Pinakailangan sa pagbutay ng buhay ng lakas. Sino magbibigay sa atin ng lakas? Kaya hindi ko kaya magbukod ng inspirasyon. Sa bawat isa sa atin, na kuminsan ay punong din ng kahinaan at kapulangan, pinakailangan kumuha tayo ng lakas na nagkakaunin sa ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Sabi nga ako sa punong din ang kapulangan natin, ang aming pagkilos ay hindi maayos. Kasi bakit? Yung mga leader natin. Yung mga leader natin, hindi mo lang makita ang magdasal. Hindi mo lang makita ang nagsisimba. So, paano sa pahingin na makapagdagawa ng isang matinong pagtulong na naayos sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo kung hindi sila ginagawayan ng Espiritu sa atin. Yan ang mga katulad na nakita natin sa mga alagad, kinakailangan natin magpahinga kasama si Jesus. Kailangan ito ng isang mabuting pastor. Pangatlo, paano na ba tayo maging isang mabuting pastor na tulad ng ating Panginoon Jesus Kristo? Sa Ibanghelyo ng ating narinig, nakita po natin na sa gitna ng pagdanais ni Jesus na siya at ang kanyang mga alagad ay magpahinga, ay nakita niya na namumapas kanila yung tao. Namumapas sila ang pumunta sa kanilang patutunguhan. So dahil sa gusto nilang makita sa Jesus, kaya nahabag si Jesus sa kanila na tanong sa amin ni Jesus, tinuruan sila ng maraming bagay. Yung leader, hindi lang tumutulong sa pangailangan ng kanyang pamayanan. Sabi nga ay, huwag mo lang
iiulis ka ng buo sa iba. Kaya ano nangyayari? Nahahawakan sila sa sarili. Kasi bakit? Hindi sila tinuruan tumayo sa kanilang mga sarili, mga paa. So bahagi yun ang pagkibos ng usan yung kinakailangan natin. Ipagod, mas madali ang magbigay ng isda kaysa tumuhan ng mga isda. Mahirap ang magturo. Mahirap ang napakaraming oras ay hukumul mong kapalitaw ay magtuturo. Mahirap ang umintindi ang mga tao niya. Well, bahagi yun ang pagkibos kayo. Kung nais nila namin maging katulad ni Jesus na mabuting pastor, pinakailangan. Marunong tayo magturo sa ating pinamukulungan na sila ay makakayo sa kanilang sariling mga paa. Ganun din sa pamilya, mga magulang. Pinakailangan din po ano yung inyong alam, hindi lamang kung anong hinihingi, ibibigay mo. Dapat na turuan ninyo sila na kahit na wala kayo, they can survive. Yun. Yun ang success na may ibibigay ninyo sa inyong mga anak. Bakit? Ay sa pagkatunay ninyo na ibigay sa kanila yung kanilang pangkailangan. Saan man sila makapunta? Alam ninyo yung kanilang gagawin. Bakit? Tinuruan silang tumayo sa kanilang sarili, mga paa. Yun ang mabuting Ginoo. Yun ang mabuting pastor. So ito pong tanda nito, ang hinihiling po natin ng pagdinigirayan natin ngayon sa tanong ito, na upang tayo ay makatulad kay Jesus, yung bigat na ibinibigay sa atin kung may kapalitan tayo, tayo ay tinuturuan ng Diyos na maging mabuting pastor. Una, tipunin natin ang ating pinamumuruan. Pangalawa, ay magpahinga tayo kasama ni Jesus. Pangatlo, ay tuluan natin ang ating pinamumuruan na tumayo mismo sa kanilang sarili, mga paa. For us men, for our salvation, he came down from heaven. And with our
all bishops, priests, religious and lay leaders, the daily shepherds after Jesus' own heart, protecting God's people and leading them to fullness of life. We pray. For government officials and civil leaders, may they follow the example of Jesus, God's humble servant, who stoops down to serve and ministers to the people's needs. We pray. For all who are lost, lonely, and depressed, may they experience the double promise through the concern and help of others. We pray. For those who have consecrated their lives to the Lord, may they go out into the world and be kind to their selfless servants, shepherds in a special way to the Lord's flock. We pray. Loving Father, lead the prayers of your people who do not consider what we truly deserve, but feed us with your graciousness and mercy. We ask this through Christ our Lord. Amen. Thank you.
Mariano, Taisan David family, Abuso family, birthday of Seth Alina Escote, yesterday, July 18, nasaan si Seth Alina, nalito pa si Seth Alina, okay, so ang birthday, so, biyaya ng buhay, ng patuloy na pinagpapasalamat sa buong ito pa. Birthday also of Paolo Alexander Isidro. Masang si Paolo Alexander. Doon, so happy birthday to Troy. So, malang-malang pagpapasalamat sa biyaya ng buhay. 29th wedding anniversary in the LC at Cicillo Escuero. Masan po si LC at Cicillo Escuero. Narito ba? Ano si happy wedding anniversary. So, may pa'y ibinisinan mo mamaya kung paano tapos ang isa. Biyaya ng sakramento ng kasal. For 29 years. For the soul of our Reverend John Son, Dominador, Josefina, and Metiades Acabumos, and for all the souls in Purgatory. O God, in the one perfect sacrifice for the completion of the offerings of the Lord, accept the great sacrifice of the faithful servants, and make it all in as you bless the lips of Abel, so that he is as offered to the Lord of your majesty, may benefit the salvation of all, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just and good in our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy God, Almighty. For you so love the world and in your mercy you sent us the Redeemer, to live like us in all things by sin, so that you might love